kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Kung takutan at antiyahan pa lang ang nangyayari sa pagitan ng China at Pilipinas sa West Philippine Sea. Pero sinasabi na ng ilan na baka pagmumula na ito ng World War III. Sa Middle East naman ay bagsakan na ng mga missiles ang nangyayari. At ito ang baka mas klarong umpisa ng ikatlong digmaang pandaigdig. April 1, 2024. Durog ang imbahada ng Iran sa Syria nang birahin ito ng Israel. Tumba ang mga opisyal ng militar ng Iran kasama na ang isa nilang general na nasa loob at nag-uusap patungkol sa giyera sa Gaza. April 14, 2024. Tinatayang 300 mga missiles ang pinakawala ng Iran papunta sa Israel. Ganun din ang mga alipores nilang kasama sa Lebanon, Yemen, Syria at Iraq na nagpakawala rin ng mga rockets at drones para sa iisang target, ang lugar na gusto nilang mapura sa mapa. Ito ay ang Israel. Ayon sa spokesman ng IDF na si Daniel Hagari, 99% na nasalag ng missile defense system ng Israel ang mga pinakawalang missiles ng Iran. At ang 1% na nakalusot ay tumama sa Nevatim Air Base pero minor lang daw ang naging damage nito at nananatiling operational ang nasabing airbase. Ang mga missiles naman daw na pinakawalan ng mga suportadong grupo ng Iran sa Iraq at Yemen ay hindi man lang nakatama, ni isa man lang nito sa Israel. Nasalag din at napasabog ng air defense system ng Amerika ang 12-12 ng missiles mula sa Iran na pinakawalan nila papunta sa Israel. Kinundi na ng mga Western countries ang pag-atake na ginawa ng Iran sa Israel. Dito naman sa Pilipinas ay maraming taga-suporta ng Hamas, Iran at Hezbollah ang nagrireklamo na kung bakit raw marami ang kumakampi sa Israel at kung kaya raw binanata ng Iran ang Israel ay dahil sa pagbira nila sa imbahada nito noong Abril 1 na ikinatodas ng kanilang general. Hindi matanggap ng mga Pinoy na tagahanga ng Hamas, Iran at Hezbollah ang rason kung bakit tinarget ng Israel ang mga opisyal ng Iran na nasa imbahada ay dahil sa sila ang siyang nagbibigay ng suporta at utos sa kanilang mga alipores sa Lebanon at Palestine na bakbakan ng mga rockets at missiles ng Israel. Rason kung bakit sila tinodas ng mga Hudyo. Hindi naman nagpatumpik-tumpik pa ang Iran at inako nila na sila nga ang nagbaulan ng mga missiles sa Israel. Ayon sa kanila, ang pag-atake na yon ay hanggang doon na lang, maliban na lang kung mayroon pang violenting mangyayari. Hindi nila direktang sinabi na ang Israel ang kanilang pinaparinggan. Pero obvious naman na ang statement na iyon ay para sa Israel. Hindi bumira pabalik ang Israel matapos nilang masalag ang mga missiles na pinakawala ng Iran. Pero hindi pa natatapos ang kwento at mangyayari sa pagitan nila ng Iran dahil kaagad na nagkaroon ng pag-uusap ang lahat ng mga matataas na opisyal ng Israel. Kasama na ang Prime Minister nilang si Benjamin Netanyahu at ayon sa mga lumabas na balita, lahat raw ng mga options na pwede nilang gawin sa Iran ay kanila ring ikinukonsidera. Ayon sa presidente ng Israel na si Isaac Herzog, sa ginawa raw ng Iran ay dito makikita ng buong mundo kung gaano kademonyo ang mga namumuno sa Tehran na naghahasik ng lagim sa tulong rin ng kanilang mga sinusuportahang grupo sa iba't ibang rehiyon sa Middle East. Oras na raw para harapin ng buong mundo ang demonyong namumuno sa Tehran at ipaalam sa kanila na ang kanilang ginagawa ay hindi pwedeng palampasin na lang. Ang pag-atake raw na ginawa ng Iran ay pagpapakita lamang kung ano ang totoong kanilang ginagawa sa rehiyon ng napakatagal ng mga taon. Dagdag pa ng presidente na simulat sa pol ay hindi gulo o giyera ang hangad ng Israel, kundi kapayapaan. Pero hindi raw sila tinatantanan ng mga kumakalaban sa kanila. At ang mas nagpatindi pa sa kung ano ang naging sitwasyon ngayon at kung ano pa ang pwedeng mangyari ay dahil raw sa ginawang pag-atake ng Hamas na suportado ng Iran noong October 7, 2023. Ayon sa Israel, sa ginawa raw ng Iran sa kanila na pag-atake ay klarong deklarasyon ito ng giyera. Binanatan daw sila sa 4 na sulok ng Iran kasama na ang mga proxies nito. Pero
kahit raw nakapayapaan ang kanilang hangarin ay katungkulan rin nila na protektahan ang kanilang bansa at ang kanilang mga mamamayan. Hindi kinumpirma ng Israel na kung sila ba ay may gagawing pag-anti sa Iran dahil sa kanilang ginawa. Ang sinasabi lang nila na lahat ng mga pwedeng pagpipilian ay nasa mesa at maaari nilang gamitin ito. Ang sinabi ng Iran na wala na silang gagawin pang ibang hakbang matapos ang pagpalipad nila ng mga missiles ay patunay na nag-aalala kung hindi man ito natatakot sa maaaring resback sa kanila ng Israel. Kung sakaling magdesisyon ng Israel na bombahin ang Iran, ay siguradong matik na mapipilitan na lang ang Iran na lumaban sa Israel. At kapag nangyari ito ay siguradong dito na mag-uumpisang lalawak ang tensyon. Kung tutulong ang Amerika sa Israel, malaki ang posibilidad na tutulong rin ang Russia sa Iran dahil sa kalyado niya ito. Damay-damay na talaga ang mangyayari. Ang tanong, kapag nasa Middle East ang focus ng tropa ng Estados Unidos, kaya pa niya kayang suportahan ang Pilipinas, Japan at Taiwan sakaling sakupin ito ng China dahil sa nakikita nilang hati ang tropa ng mga Amerikano? Ayon naman sa Estados Unidos, kahit noon pa man daw, ay kayang-kaya ng kanilang nasyon ang sumagupa sa kanilang mga kalaban sa magkakaibang mga lugar. Kahit na sabay-sabay pa ito dahil sa may kakayahan silang gawin ito. Madaling sabihin, pero pagdating sa realidad ay iba na talaga. Kapag kalat ang puwersa ng iyong sandatahan dahil kailangan mong tapusin muna ang labanan sa ibang lugar bago ka makasaklolo sa iba niyong tropa na nasa ibang bansa at humihingi ng reinforcement. Nangyari na ito noong World War II. Kung saan ang giyera sa Europa ang ginawang prioridad ng mga Amerikano dahil sa malakas ang kalaban nilang mga Germans. Rason para mapabayaan nila ang mga tropa nila dito sa Asia na nangangahilangan na ng kanilang reinforcement. Bentaha ito sa panig ng China at Russia. Kung gagawin nilang oportunidad ang paghati ng Estados Unidos ng kanilang tropa para tumulong sa kaalyado nilang nangangahilangan ng kanilang puwersa. Hanap mo ba pressure washer na hindi na kailangan ng kuryente? Malakas na! Wala pang bayarin pagdating sa konsumo ng kuryente. Ang dali lang nitong ikabit sa hose. May adjustment pa kung gaano kalakas ang buga ng tubig na gusto mo. Mainam itong gamitin para sa iyong garden at panghugas ng iyong mga sasakyan. I-click na ang link sa description ng ating video para sa iyong order. Sana ay maging leksyon na ito sa ating mga Pilipino lalo na sa mga korap na nasa gobyerno na siyang nagnanakaw ng pera ng bayan. Rason para hindi natin kayang parmasan ang ating bansa katulad ng Israel para magawang lumaban sa kahit na sinumang banta sa seguridad ng ating bayan. Palagi na lang tayong umaasa sa tulong militar ng ibang bansa dahil sa pagkakurakot ng ilang politiko na nakaupo sa ating gobyerno, kaya nananatili na lang tayong may bulok ng mga armas na hindi kayang makipagsabayan sa ating mga kalaban. Magagaling ang mga Pilipinong sundalo kahit nasalat ito sa kagamitan. Pero masasayang lang ang galing ng mga ito kontra sa mga kalaban na bastante sa mga kagamitang panggyera. Sayang lang ang buhay ng ating mga sundalo kung puro na lang tabang at abilidad ang gagawing panlaban. Dahil ang imbes na pambili ng mga armas na gagamitin nila pang depensa sa ating bayan ay sa bulsa lang napupunta ng mga buwaya. Ikaw, kumbinsido ka bang swapang ang ilang politikong namuno o namumuno sa ating bansa ngayon at kapakanan lang nila ang kanilang kinukonsidera? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador.